Hi everyone! Welcome to Solutech Review. So, nandito sa atin ngayon guys yung Huawei Y5P, ang pinakabagong entry-level phone ng Huawei at yung kasabay na nilaunch ng Huawei Y6P. So, titignan natin ngayon guys kung ano yung specs ng entry-level phone na to. Itetest din natin ang performance niya, yung battery life, yung charging time, at syempre, pag-uusapan natin kung sulit ba siya para sa price niya. Okay, magkwento lang ako ng konti guys ha. Nashoot ko na talaga guys yung unboxing ng Y5P. Kaya lang for some reason, ang ingay nung recording ko. Dahil siguro umuulan ng mga time na yun, hindi ko lang napansin. So, uulitin lang natin ngayon guys. Ibinilig ko sa box yung Y5P, yung charger niya, pati yung ibang laman ng box. So, ito guys yung box niya. Ayan, nakita nyo naman, walang notch no? Dito pala makita natin na walang notch yung Y5P. AppGallery branding tsaka Huawei branding. At i-unbox natin guys, ayan, 2GB na RAM tsaka 32GB na internal storage. At yung kulay ay Phantom Blue. Okay, so wala naman na tayo guys makikitang ibang details dito sa box. So, unbox na natin. Okay, so ganitong-ganito guys. Yung makikita natin pag open, nakabalot sa plastic yung Y5P. Tabi muna natin. Tapos meron tayong makikitang ganito. Ayan, app guide. So, ini-invite lang tayo guys na gamitin yung phone clone app ng Huawei kung saan pwede nating matransfer yung contacts, messages, at kahit yung laman ng gallery natin galing dun sa lumang phone papunta dito sa bagong Huawei phone. At syempre, app gallery. Tapos nandito yung ating document sleeve. So, meron tayong SIM ejector. Ito guys yung sticker na nakakabit sa likod ng Y5P. Tinanggal ko na kasi nga tapos na yung unboxing. Tapos ito yung kanyang mga documentations at user guide. Tapos ayan guys, sa pinakailalim, nandiyan ating charging brick at yung ating micro USB cable. So sadly guys, wala tayong jelly case na kasama sa box. Pero okay lang yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. So tanggalin natin to sa plastic. So ito siya guys. Ayan, may texture yung likod niya. So pag-usapan muna natin yan guys, yung design ng Y5P. Okay, so makikita niyo naman guys yung likod ng Y5P na meron siyang texture guys, hindi siya makinis at nakakatulong yun para hindi maging fingerprint magnet itong phone na to. At the same time, wala kayong smudges na makikita kasi hindi rin siya glossy. Tapos makikita niyo guys yung camera module dyan sa likod. Kung inaakala niyo na triple camera setup yung Y5P, hindi. Kasi yung puti na nakikita niyo ay yung LED flash. Katabi naman ng LED flash ay yung kanyang main camera. At yung nasa baba naman ng main camera, yan ay microphone. Sa taas naman ng Y5P, makikita natin yung headphone jack. Sa left side naman, nandiyan yung kanyang SIM tray. At yung kanyang SIM tray guys, good news, merong SD card slot plus dual SIM. Sa right side naman, volume rockers plus yung kanyang power lock button. At sa pinakababa guys, micro USB port at microphone ulit. At sa harap ng Huawei Y5P, makikita naman natin yung selfie camera at katabi niya yung earpiece na mag-work na rin as loudspeaker o yung kanyang speaker grill. So, yes guys, merong missing sa phone na to. Wala siyang fingerprint scanner. So, i-unlock natin tong phone na to gamit yung PIN, password, o pattern. Pero pwede ding via face unlock. At kita niyo naman guys, mabilis yung face unlock dito sa Huawei Y5P. Yes guys, wala pa rin tayong Google Play Store dito sa Huawei Y5P. Pero okay lang yun kasi meron tayong app gallery ng Huawei. At dito sa app gallery guys, makikita natin yung mga top applications na ida-download agad natin pagka-setup natin ng phone. For example, nandyan yung TikTok, Viber, View kung gusto natin manood ng movies. Kung gusto naman natin maglaro, syempre Asphalt 9, Candy Crush Mania. Kung gusto natin makipag-video conferencing, pwede na rin itong Y5P. Meron tayong Zoom sa App Gallery. Meron din tayong Lazada, Shopee, Paymaya, BDO, JMA News at marami pang iba. So lahat guys ng top applications ay nasa App Gallery na.
At good news guys, kasi kahit na ito yung pinakasagad na entry-level phone ng Huawei ngayon, hindi pa rin nila isinagad yung internal storage. Meron pa rin tayong 32GB dito, so yung mga paborito nating applications ay may install natin dito nang walang inaalala. Pero kung gusto naman nating i-expand pa yung memory, pwede. Kasi makakapag-handle siya ng up to 512GB of SD card. Okay, so dun tayo guys sa performance niya. So makikita nyo naman guys dito sa Asphalt 9 na yes, of course, entry level performance pa rin yung ibibigay sa atin ito. Pero surprisingly guys, na-handle nyo na maayos yung Asphalt 9. Meron tayong mga mangilang-gilang frame drops at hindi nyo na-generate lahat ng graphics. Maraming kanto-kanto yung kotse sa totoo lang. Pero good thing na nakaya niya. At good to know na yung chipset nitong Y5P ay same sa chipset ng Y6P. Okay, so dun tayo guys sa camera. So again guys, 8 megapixels, kagaya na makikita nyo. Syempre soft yung mga photos na makukuhanan ng camera nito, pero okay na rin. At dun tayo guys sa battery life. So meron siyang 3020 mAh na battery. At sa test na ginawa ko guys, ganun pa rin. Nag-start akong mag-play ng YouTube video ng tuloy-tuloy na naka-Wi-Fi, plus naka-full brightness pa yung display. Nag-start ako na 98%, tinapos ko ng 48%, so 50% yung nabawas. At nakakuha ko guys ng 3 hours and 22 minutes of screen on time. At kung isinagad ko pa guys hanggang 0, baka makakuha tayo dito ng 7 or 7.5 na screen on time. At kung hindi naman tayo naka full brightness, 2 digits guys na battery life yung makukuha natin dito. In fact, sinabi ng Huawei na up to 17 hours of video playback yung mapipiga natin sa battery ng Y5P. Ngayon din naman sa charging guys, nag-start ako ng 47% hanggang 100%, umabot siya ng 1 hour and 38 minutes. So expect na natin guys na pwedeng umabot ng 3 hours yung charging natin dito sa Y5P. Pero kagaya ng palagi kong sinasabi, wala sa akin problema na matagal i-charge basta matagal malobat. Okay, so ulitin na lang natin guys yung price itong Y5P, 4,490 pesos guys. Ito na yung pinakamurang phone, high quality na entry level phone na makukuha nyo ngayon sa market. Maganda yung design, maganda yung build quality, 32GB yung internal storage, maganda yung battery life, okay na okay yung screen. So more than 4,990 pesos pa nga yung makukuha mo dito sa Y5P. So nandyan guys yung website ng Huawei sa description sa baba kung gusto nyo pang malaman iba pang details tungkol dito sa Huawei Y5P. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Please comment nyo na rin dyan sa baba guys kung ano yung masasabi nyo sa Huawei Y5P. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.